Ginit ni Pangulong Bongbong Marcos na walang isusukong teritoryo ang Pilipinas sa kahit anong bansa. Well, I have said it before and I will say it again. The Philippines will not give a single square inch of our territory to any foreign power. The law is clear, as defined by the UNCLOS and the final and binding 2016 award on the South China Sea arbitration. Sa pulong sa Daniel Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies sa Hawaii, sa Amerika, binanggit ang Pangulo na kailangan ng Pilipinas ng suporta mula sa Amerika at iba pang kaalyado. Nakikipag-usap na raw ang Pilipinas sa Vietnam, Malaysia at iba pang bansa para bumuo ng hiwalay na Code of Conduct sa South China Sea. Mabagal daw kasi ang usad ng COC ng China at ASEAN. Nagbabala naman ang Chinese Foreign Ministry na walang visa ang anumang COC na bubuin sa labas ng kasunduan ng China at ASEAN. Nadiskubre ng Department of Justice na may ilang Chinese national na gumagamit umano ng mga pekeng kumpanya para makakuha ng Philippine visa. Ayon sa DOJ, sangkot umano rito ang ilang taga Bureau of Immigration. May unang balita si Salima Refran. Matapos ang pastilya scam kung saan binibilot na parang pastillas ang perang padulas umano sa immigration personnel para makapasok ng bansa, may nadiskubre ang DOJ na bagong paraan ng paglusot sa sistema para makakuha ng Philippine visa ang mga Chinese. Napag-alaman ko na mahigit 10 araw na yung mga peking mga kumpanya na ginagamit upang mag-issue ng visa. At ito po'y dumadaan sa legal department ng Bureau of Immigration and Deportation. At dumadaan ito sa pamamagitan ng board secretary. Mga opisyal na dapat siguro marahil ay pag-aralan kung sila'y nararapat pa na nandun sila. Bukod sa mga taga Bureau of Immigration, may mga abogado at travel agency raw na kinakasangkapan para palabasing legal ang pagpasok sa Pilipinas ng mga Chinese. Iniimbestigahan na raw ito. Bakit nakakapasok sa atin yung ibang mga Chino na para namang hindi totoo yung mga kanilang sinasabit sa mga embassy natin na informasyon. Diyan, yan ang problema natin sa ating visa issuing system. Wala namang kakayahan ang DFA na evaluate ang China visas natin. Irerekomenda raw ni Remulla kay Pangulong Bongbong Marcos na imbes na DFA, kumuha na lang ng third-party company na susuri ng mga aplikasyon para sa visa. Binanggit niya ang VFS Global na ginagamit na rin ng ibang bansa para mag-validate ng mga dokumentong isinusumite ng visa applicants para mas madaling ma-assess kung karapat dapat silang payagang makapasok sa bansa. Ang pag-i-issue ng visa is a very clerical function. It is about submitting data that you are qualified to enter the country and then for us to validate if the data submitted is valid or not. Pagka kagaya ng VFS, yung third party provider ang at tumingin, napakadali nila i-validate yan sa loob ng China. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng Department of Foreign Affairs patungkol dito, maging ng Bureau of Immigration. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Tuloy ang pangalawang araw ng tigil pasada sa kabila ng pulong kahapon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, at ang grupong Piston. Kauli niya, mapanayam natin si LTFRB spokesperson Celine Pialago. Magandang umaga, Celine. Good morning, Sir Egan. At sa lahat po ng nanonood at nakikinig, maganda umaga po. Sabi ng Piston, puro pag-aaralan pa ang sagot ng LTFRB sa kanilang mga hiling. Ibig sabihin po ba wala kayong napagkasunduan sa pulong kahapon? Sir Egan, meron pong apat na major na request at inihiling po no itong Piston. At sa apat po na yun, sir, tatlo po doon ang doable. Number one po yung waiver of penalties. Pangalawa po yung pag-extend ng validity ng franchise up to 5 years. At yung pangatlo naman po ay yung pag-remove po ng ilan sa mga provision ng OFG. So yun po, doable po yung tatlong yun. Ang hindi lang po doable, sir, ay yung pag-scrap ng consolidation process. Pero ang kapalit naman po ng Sir Egan, yung process po can be simplified. Mm-hmm.
Yan ba'y mapagbibigyan yung binabanggit mong tatlo bago magtapos ang taon? Yung waiver of penalty, sir, kaya na pong pagbigyan yan kahit ngayong buwan. Kasi sir, para lang din po sa kaalaman ng ating mga listeners, yung waiver of penalties, sir, every year, meron pong confirmation fee ang mga chuper. Nasa 1,000 po ito. At base po sa datos ng LTFRB, meron pong mga operators, Sir Egan, na nasa almost 5,000 to 10,000 na yung kanilang penalty. Yung confirmation po, ito yung ibinibigay sa LTO bago po sila magparehistro. So dati, sir, wala pang connectivity ang LTO at LTFRB. So hindi na po nila dinadaanan yung nasasabing confirmation. So ngayon pong may connectivity na, nakita po na meron na silang violation. Ayan, sir, mapagbibigyan po kaagad yan. Yung pag-waive ng penalties. Yung request naman po nila na 5 years franchise, kaya lang naman po 1 year lang ang ibinibigay sa ngayon. Assurance lang po ito ng government in preparation for PUBMP. Pero sir, pag sila po ay sumailalim na sa co-op, 5 years na po ang kanilang franchise. Handa raw kayong magbigay ng 5-year franchise sa mga jeepney operator at alisin yung mga multa sa mga hindi sumusunod sa jeepney modernization? Yes, Sir Egan. Yan po yung waiver of penalties at the pag-extend po ng franchise up to 5 years. Yan po yung doable, Sir Egan. Okay. Himayin pa natin. Meron din daw babaguhin sa omnibus guidelines tungkol sa jeepney franchise? Well, sir, number one po kasi yung pinakamabigat, Sir Egan, ayaw po nilang mag-consolidate as a corporation or co-op. Ito po yung hihimay-himayin, sir, sa opisina po ni Chairman today dahil po long process po yung mga listing doon. Ayaw po nila yung ibang proseso. So, iisa-isahin po yun in front of Piston. Alin po ba doon yung doable? Alin doon yung negotiable? Okay. At alin naman po doon, sir, yung talagang kailangan na kailangan nilang i-comply? Hindi ba napakiusapan kahapon yung Tigil Pasada? Balik na sila sa biyahe? Well, sir, wishful naman po ating chairman na mapapakiusapan sila kahapon. Pero kung tuloy po sila ngayon, then patuloy pa rin po yung paghahanda. Same preparation po kahapon, sir. Kasi nakita naman natin, nahirapan na yung ilang commuter, ano? Ano pang improvement o adjustment na pwedeng gawin ng LTFRB ngayon? Actually, Sir Egan, sa 686 na government assets kahapon na dineploy, ay naka-ready rather, 66 lang po, Sir Egan, ang nagamit. So yung in-assist naman po kahapon, Sir, base po sa pag-estimate po ng MMDA, ito po yung tinatawag, Sir Egan, na regular rush hour foot traffic. Okay. Maraming salamat, LTFRB spokesperson Celine Pialago. Chika na po tayo, nagpakilig si Makinyu Arata sa kanyang Closer to You fan meet sa Manila kagabi. Sana all. Yes. Game na kumasa ang Japanese actor sa Tagalog Challenge. Hindi rin nagpahuli ang aktor sa pagsagot sa hot seat questions mula sa kanyang Pinoy fans. Sumikat si Makinyu sa kanyang pagganap bilang Roro Noa, Zoro sa live-action adaptation ng One Piece. Bago pa ito, nakaselya rin si Makinyu sa Manila Pop Culture Convention 2023 last weekend. President sa Manny Popcon, ang bagong sangres na sina Bianca Umali, Faith Da Silva, Angel Garjan at Kelvin Miranda. In character sila as Terra, Flamara, Dea at Adamus. Dito rin unang ipinasilip ang nakakakilabot na teaser ng Encantadia Chronicles, Sangre. Sa day 2 ng Tigil Pasada, tuloy ang protesta ng maraming chuper. Pero may ilan din balik biyahe na. At live mula sa Maynila, may unang balita si Nico Wahe. Nico? Igan, magandang umaga. Maraming chuper nga ang balak ituloy ang Tigil Pasada hanggang sa ikatlong araw o hanggang bukas. Ano ba naman daw yung tatlong araw na pagtitiis at paikipaglaban kung ang kapalit naman ay mapakinggan ng gobyerno para maisalba ang kanilang hanap buhay? Huling taon na sana ng hulog boundary ni Mang Raul at mapapasa kanya ng jeep na minamaneho niya na biyaheng Guadalupe, San Andres, Bukid. Ang kasunduan daw nila ng operator niya, basta araw-araw na 700 pesos ang boundary na ibibigay niya sa loob ng tatlong taon, magiging kanya na ang jeep. Kaso nagka-pandemic at inabot na siya ng 6 na taon sa paghuhulog. Ayaw ni Mang Raul na mapunta sa wala ang ilang taong binuno niya para magkaroon ng sariling jeep. Kaya isa siya ngayon sa sumasama sa Tigil Pasada bilang pagtutol sa PUV Modernization Program ng pamahalaan. Wala naman kami pang mahal naman kasi, imbis na ako, magkakaroon na sana akong jeep kasi hulog boundary ko ito eh. E
Ewan ko, wala pa kung sakaling ipalit nila yung kwan. Mode decision. Sayang lang yung ano, pinaghirapan. Ilan taon. Apat pa raw ang nag-aaral na anak ni Mang Raul at ang jeep lang niya ang katuwang para mapagtapos sa mga anak niya. Tulad ni Mang Raul, balak ding ituloy ni Robin hanggang sa ikatlong araw ang strike. Tiis-tiis na lang daw muna. Apektado po sir, kaso no choice po kami. Kung pang sa matagalan po ay tatanggalan na po kami ng anak buhay. Bakit hindi, sa tatlong araw hindi namin kayang gawin yun para may paglaban namin yung aming karapatan. May ilang tsuper naman na may kooperatiba ang tuloy-tuloy sa pamamasada na siya ngayong inaasahan ng mga pasahero. Pero hindi raw ibig sabihin na hindi nila suportado ang kanilang mga kapwa tsuper. Si Mang Eduardo, kailangan daw talagang mamasada. Babiyahe ko na babiyahe kasi pang araw-araw din naman nakakahit to eh. Tawa ko gagamot pa. Eh kung di ako babiyahe, iinumin niya gamot. Igan yung mga nakaparadang jeep sa aking likuran. Yan yung mga chopper na kasama dun sa Tigil Pasada na nagsimula nga mula pa kahapon. Yan yung biyaheng Guadalupe o San Andres Bukid papuntang Guadalupe. Guadalupe pabalik na nga San Andres Bukid. Pero dito sa Agoncillo Street, dito sa may Pedro Hill, marami pa namang jeepney driver na namamasada na ang ruta ay karaniwan San Andres Bukid din at papuntang Padre Faura. Karamihan sa kanila ay nakiusap naman dun sa mga kapwa nila chopper na mamasada muna sila sa kabila ng Tigil Pasada dahil wala raw talagang kakainin ang kanilang pamilya. Live mula rito sa Maynila, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Tinangay ng anim na nagpakilalang pulis sa Zamboanga City ang isang vault na naglalaman ng 2 milyong piso. Sa Talakag, Bukidno naman, mahigit 104 ang umunoy na food poison matapos dumalo sa isang kasalan. May unang balita live ang host ng At Home with GMA Regional TV na si Kent Abrigana. Kent? Susan, kumuha na ng sample mula sa pagkain ang Talakad Municipal Health Office at sinusuri na ito para malaman kung iyan ang dahilan kung bakit sumakit ang tiyan at naospital ang ilang bisita. Naggagulo sa sityo kalapat Barangay Tagbak sa bayan ng Talakad, Bukidnon nang biglang makaranas ng pananakit ng tiyan ang ilang residente sa lugar. Nahimatay ang ilan, kaya agad silang isinugod sa mga ospital sa Malaybalay City, Valencia City, Pangantukan at Talakag. Ayon sa Municipal Health Office ng Talakag, tinitinasanhi ng food poisoning ang handang pagkain sa isang kasalan sa lugar. Based sa mga simptomas na report sa mga pasyente, kanang suka, sakit sa tiyan, kasukaon, daghan po nagkalibanga, base sa mga simptomas, naagit siya sa staphylococcal food poisoning. Kanang staphylococcus, bakterya na siya nga nag-release og toxin. Most likely sa pag-prepare na sa food, kay taas ra kay panahon, kay di pa gud sakto ang temperature. So pila pa ka hours, mga 15 hours pa, gikan sa pag-prepare, hantod sa pag-serve. Umabot sa 147 na individual ang pinaniniwalaang na food poison. 35 sa kanila ay mula sa bayan ng Talakag, kung saan idinaos ang kasalan. Mahigit 100 naman ang galing sa Barangay Kibangay sa bayan ng Lantapan, kung saan niluto ang mga pagkain. Gikuan, hatagan sila og kuan kanang kanon, pansit og kuan kanang adobo. Pag kuan kanang uli dahil nila, mga alas 4 guro to, mauna ni kaning isa dahil kaning nauna. Diri sa kuan, kay sakit na daw lagi kay ilang tiyan. Kaning isa kay kuan, grabe na yung suka kalibang. Kanang kuan laki. Oh, tapos kaning kuan bai kay kuan pa siya tung una gabi pa siya nag kuan suka kani siya kay wala naman siya sakit ra yang tiyan kaayo. Kumuha ng sample mula sa pagkain ang Talakag Municipal Health Office at kasalukuyang isa na sa ilalim sa pagsusuri. Mismo ang bride na hospital yun, apil ang bride nga nagigibati nga mga simptomas, so di gud ta kaingog gituyo kay wapod siguro unaya ang bride. Nobyembre 14 ng gabi, anim na armadong lalaki ang nagpakilalang pulis para magsilbi raw ng warrant of arrest sa isang lalaki sa isang bahay sa Natividad Street, Barangay Tetuan sa Zamboanga City. Iyon nga lang, wala silang inaresto at tinangay raw ang 2 million pesos cash na laman ng vault sa nasabing bahay.
Apat na araw matapos ang insidente, naaresto ang 5 sa 6 na suspect sa isinagawang follow-up hot pursuit operation. Apat sa kanila kinumpirma ng Police Regional Office 9 na miyembro ng kapulisan, pero hindi muna sila pinangalanan. 3 mula sa Zamboanga City Police Office na may rangkong Police Lieutenant, Patrolman at Police Senior Master Sergeant. Samantalang ang isa, Police Staff Sergeant sa Police Regional Office 9. Ang panglimang suspect, isa ring dating police. Patuloy pang pinaghahanap ang isa pang suspect. Nakuha mula sa kanila ang ilang bala, baril at isang sachet ng hinihinala ang shabu. Kasalukuyang nasa kusurdiya ng Zamboanga City Police Station 6 ang mga suspect na hindi na humarap sa kamera. Ayon sa Police Regional Office 9, mahaharap sa kasong kriminal at administratibo ang mga aktibong pulis. Para sa amin, isang disgrace to. Hindi katanggap-tanggap na gawain ng isang kapulisan. So, we will continue to investigate further for networks, for links. Hindi natin alam kung ito bang mga involved dito, may mga kasamahan pa iba. Binaha ang ilang lugar sa mga probinsya ng Aklan at Capiz kahapon dahil sa malakas na ulan. Tumaas ang tubig sa kalsada sa bayan ng Atvas, Aklan. Kaya pansamantalang hindi nadaanan ng mga sasakyan ang highway. Binaha rin ang ilang lugar sa bayan ng Balete. Sa Dumalag, Capiz naman, hindi bababa sa 100 na pamilya mula sa 8 barangay ang isinailalim sa preemptive evacuation bunsod ng pagtaas ng baha. Binaha maging ang ilang palayan sa bayan ng Sigma. Ang mga naranasang pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Aklan, Capiz at Northern Iloilo, ay epekto ng shear line ayon sa PAGASA. Ayaw raw ni Pangulong Bongbong Marcos na mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Sinabi yan ng Pangulo sa gitna ng umuugong na planong impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon ang balita, kasama nating si Mariz Umali. Bago umuwi si Pangulong Marcos mula sa kanyang halos 1 linggong pagbisita sa Amerika, tinanong si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa ugong na impeachment sa Kamara laban umano kay Vice President Sara Duterte. I don't think it's particularly unusual. I don't think it's particularly worrisome. You know, there will always be an element that will want to change the results of an election. Ginabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. We don't want her to... She does not deserve to be impeached. Kumusta na nga ba ang relasyon ng dalawang pinakamataas na leader sa isa't isa? Excellent. We on a professional level, I have nothing but good things to say about the work that she has done in the Department of Education. Ayon pa kay Pangulong Marcos, may ideya siya kung sino nagpapasimuno ng ugong. These are the same people that talk about impeachment. They are also the same people that, wala na, nagbaklas-baklas na yung unit team. Hindi totoo yun. I believe I still have the trust of President Marcos Jr. Why? Because before he left, I asked him about the impeachment and he told me the truth that he knows about the impeachment. Umugong ang usaping impeachment ng sabihin ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa isang panayam na may nag-uusap umano sa Kamara ng pagpapatalsik kay Vice President Duterte. Sa gitna ito ng mga batikos tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President na naging mitsa ng pagtawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kamara bilang pinakabulok na institusyon. Pero kinalaunan, sinabi ni Castro na premature pa raw ang usapin ng impeachment. Premature pa rin po yan, ano, at wala naman ding ano, wala rin din namang citizen na mag ano no na magsasubmit ng impeachment complaint. Mga tanungan lang yan kung meron na ba. So yung mga ganung informal na mga usapan ng mga kongresista, yun yung mga ilang mga narinig ko no doon sa mga usapan, pero nothing serious. Hindi naman siguro ano no involved dito yung leadership dito sa impeachment na ito. I don't know your sources. It's nothing in the office, nothing in the agenda, nothing filed. There's no news of that. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Kabilang 6 na Pilipino sa mga inilikas mula sa Myanmar dahil sa pag-atake ng mga militante roon. Ayon sa gobyerno ng Thailand, kasama sila sa daan-daang banyagang naiipit sa kaguluan sa Myanmar. Dinala muna sila sa Thailand. Nagsimulang opensiba sa isang alliance ng ethnic minority insurgents noong Oktubre laban sa military junta na namumuno sa Myanmar. Wala pang pahayag kaugnay dito ang Department of Foreign Affairs.
Kumustahin natin ang presyo ng tinapay sa ilang bakery. Ngayon nagmamahal ang mga sangkap sa paggawa nito. Live mula sa Maynila, may unang balita si Darlene Kai. Darlene, magkano na itinaas ng tinapay? Susan, sa ngayon eh wala pa raw balak magtaas ng presyo yung mga panaderyang nakausap ko dito sa Malate, Maynila. Pero kung patuloy daw na magmamahal ang presyo ng kanilang sangkap o ingredients, eh wala rin silang magagawa kung hindi taasan na rin ang presyo ng kanilang mga tinapay. 250 pa rin ang kada piraso ng pandesal na ibinibenta ni Dolores mula pa noong nakaraang taon. Yan ay kahit patuloy na tumataas ang presyo ng mga sangkap gaya ng asukal, harina at itlog. Imbis na magtaas kami, nililita na lang namin yung tinapay namin. Kasi may mga bata kami, mga customer. Lagi magkano lang ang pera nila. Kaya kailangan sakto lang. Mas pabor daw sa kanila na liitan ang tinapay para hindi mabigla ang mga suki nila sa panibagong taas presyo. Alam niyo yung panahon natin ngayon, laging kulang yung budget. Lagi tayo nagbaga sa isang araw, magkano lang ang pera natin. Ganun na lang ang ginawa namin. Imbis na matenga, kailangan mabilis ang takbo ng benta. Ganyan din ang sabi ni Lindon. Sinasalo na muna raw ng kanilang negosyo ang pagmahal sa presyo ng ingredients, kaya 3 piso pa rin ang kada piraso ng pandesal nila. Hindi na po. Siyempre na kuhan na sana yung mga customer kasi so okay na. Magtaka siguro sila, ma'am. Isa raw si Edwin sa mga mabibigla kapag tumaas ang presyo ng pandesal. Araw-araw pa naman siyang bumibili nito para sa kanilang almusal. Medyo po talagang kinapangka kasi lang po yung budget namin po. Sana naman po huwag itaas. Dahil po yung sahod namin eh, mababa lang eh. Wala tayong magagawa sa ganyan. Yun na yun ang sistema sa atin. Tumataas talaga lahat ng bilihin. Mahirap pa ba pero yung pagtaas madali. Ayon sa naunang pahayag ng grupong panaderong Pilipino, bukod sa tumataas na presyo ng mga sangkap, tumataas din ang operating expenses. Kaya raw sana unawain ang mga panadero sakaling magtaas ang presyo ng pandesal ng 50 centavos to 1 peso. Ang ibang panadero naman, maaaring bumawi ng taas presyo sa premium bread at cakes. Hindi naman daw kasi mababago ang formulation o recipe ng mga tinapay dahil mababago ang lasa. Susan, tulad ng nakikita niyong live situation ngayon, eh may pila na at unti-unting humahaba yung pila ng mga mamimili na bumibili ng pandesal dito sa isang bakery sa Liveriza Street sa Malate, Maynila. At ayon doon sa mga nakausap ko dito, sana naman daw wag nang madagdag yung tinapay sa listahan ng mga bilihin na tumataas ang presyo ngayon. Yan ang unang balita sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. The Miss Universe fever is not over yet. May mensaheng ilang miyembro ng selection committee ng Miss Universe 2023 sa pambato nating si Michelle D. Miss Philippines was fantastic. We loved her. I thought she was absolutely radiant tonight. And Philippines always produces a wonderful contender. I wish her the best ever today and always. Hi, Miss Philippines. Michelle did such a great job. I love her. Yan ang mensahe ng American TV personality Carson Kressley, Miss Universe 2021 first runner-up Nadia Ferreira at Miss Universe 2016 Iris Mitiner. Sa Fast Talk naman with Boy Abunda, guests ang former Miss Universe Philippines Queens na sina Shamsi Supsup Lee at Mary Jean Lastimosa. Hinangaan nila ang performance ni Michelle mula sa prelims, national costume hanggang sa mismong finals night. Kwento rin ni Shamsi, inasahan niyang makakapasok si Michelle sa top 5 matapos ang evening gown competition. May mensahe rin si Shamsi at MJ sa Pinoy fans. We're very passionate fans. I think we're the best fans in the world. But I think we should also, you know, be kind. Yeah. It's okay. Not attack the girls who win kasi it's not their fault. Ang dami nating sinasabi online and yung winners like the top 3, they will see that they'll get hurt din kasi parang okay. Kani-question mo rin at the same time yung position nila. Tama. And they worked hard just, you know, okay. As Michelle worked. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.